Welcome back to my channel at andito naman tayo ulit sa comparison between the PS5 and the Xbox Series X. Pero bago ang lahat, intro muna tayo and let's go! So kung tatanungin niyo ko kung ilang years na akong naglalaro ng console, it's been 24 years. Actually more than that kasi Nintendo pa ako. Nag-Sega pa ako. Tapos yung pinaka first console ko is yung PS1. So nag-start ako na gaming sa PS1 era, which is 1997 until now. PS1, PS2, PS3, PS4, and now the PS5. Pero sa ngayon, this is my first time to acquire the Xbox Series X. It's because naging curious ako regarding sa games. Ako, naglalaro rin ako ng mga PC games noon, pero hindi ko pa na-experience kung paano maglaro ng Xbox console. So sa ngayon, we have to compare these two into 9 factors. So unang-una is yung design. Unahin mo natin yung PS5, which is, ang masasabi ko rito is napakaganda ng design, napaka-futuristic, at unique talaga ang shape nito. Pero ang problema ko lang sa PS5 is yung paano ko siya ibabagay sa TV rack ko. Kasi nung una ko binili ito is puti, at the same time prone talaga sa dust. So meaning nangingitim na yung mga sides ito. By the time na inopen ko siya, napakarumi talaga. At dito, yung glossy type, iniiwasan ko itong hawakan kasi itong problema ko sa PS5. Prone dito sa scratches, kahit konti lang may mga micro scratches ka nang magagawa, so ingat-ingat lang din. In terms naman dito sa Xbox, napaka simple. Mako-compare ko dito sa Xbox is yung simplicity na mismo, napaka premium niya tingnan. Kung dito makikita niyo sa video, parang napaka bland, napaka boring, pero hindi, iba siya in person. May characteristic talaga siya na Xbox talaga ang console mo. So in terms of design, I can give 5 out of 5 sa best design and 1 out of 5 sa worst design. So dito sa PS5, mabibigay ko lang is yung 4 out of 5 dahil sa mga na-mention ko, which is not a big deal para sabihin ko lang 4 out of 5. And dito naman sa Xbox Series X, mabibigay ko dito is 5 out of 5. So sa inyo siguro magtatanong kayo, but 5 out of 5. Yung gusto ko lang talaga is napaka-simpleng design. Straightforward, walang arte-arte. Yun na mismo. Okay. In terms of the controller, I can say na itong controller ng PS at yung Xbox Series X. So, dito sa PS5, ang masasabi ko is napaka-premium ng quality nito. As in, solid talaga siya. Ang isa sa mga gusto ko dito sa PS5 controller ay yung haptic feedback at yung adaptive triggers. Especially sa mga FPS games, mararamdaman mo talaga ang tension dito ng mga triggers. Dito rin naman sa haptic feedback, mafe-feel mo na unique vibration. Hindi lang basta vibration like the rumble vibration na na-experience ko sa PS4 and the PS3 na controller. Iba na talaga siya. Tapos meron pa siyang additional mic, which is a plus sa mga taong walang headset with mic. Pwede na silang makapag-communicate directly on the controller. Okay, on the at isa pa pala, ang problema ko rin dito sa PS5 ay yung battery life. Medyo maikli lang ang battery life dito. Gumagamit lang yata ako ng controller from 6 to 8 hours, ubos na. Straight yun na gameplay. Dito naman sa Xbox Series X, napakasimple na design. Konting pagbabago from the previous console na itong dinagdag ang share button na wala dati sa Xbox One. Ang isa sa mga hindi gusto ko dito ay yung battery niya nung una, kasi nung na-receive ko ito upon receiving this console, AA batteries lang ang batteries dito na pwede. Pero
Nung naghanap ako sa mga online shops regarding sa battery ng Xbox, na-discover ko na meron din sila na rechargeable battery, which is like this. Attachable from third party na mga manufacturers. So, sa battery ko na nabili, umabot ako, kung hindi kayo makapaniwala, umabot ako ng 40 hours dito. Walang charge from the full charge talaga. So, para sa akin, yun din ang plus ng Xbox. Yun nga lang, wala silang binibigay na rechargeable batteries upon purchasing a new controller or the console itself na dala-dala itong controller. So, sa controller, I can give a score on PS5 as 5 out of 5. Kasi napaka-excellent ng quality nito. At tapos may mga add-ons na wala sa previous console. Napakaganda talaga ng experience mo upon playing this game. Sa regarding sa drifting, wala pa naman na-experience. So far, sana walang mangyari drifting. So wala pa akong problem. So hopefully tumagal itong controller to. So mabibigay ko dito is 5 out of 5. Dito naman sa Xbox Series X controller, magandang design, pero ang masasabi ko lang is at masuscore ko lang dito is 3 out of 5 kasi may mga lacking features regarding this controller. Pero surprisingly regarding sa controller na to, hindi ito na-mention talaga ng Microsoft or yung Xbox ang features nila. Meron siyang adaptive triggers. Tumitigas to kapag may mga intent. Example, na-jam yung barrel, tumitigas to. Na-try ko na to sa Outriders, napakaganda. Tapos yung vibration niya, rumble siya pero dito lang ang vibration. Parang kanden, parang adaptive triggers din siya pero vibration na siya. At the same time may tension din ng konti. So yun ang hindi na mention ng Microsoft upon their release. So dito 5 out of 5, dito ay 3 out of 5. Okay. So next is yung UI. Ang UI ay yung yun ang user interface. Yun ang nakikita mo mismo sa screen. In terms sa PS5, ito talaga ang pinakagusto ko sa lahat ng consoles na UI ang dito sa PS5. Napaka-straightforward, napaka-easy lang gamitin kasi andun na lahat. Pero meron akong nakitang problema sa PS5 regarding sa UI nila. Walang browser. Sa PS3, sa PS4 meron silang browser pero dito sa PS5 missing talaga. Pero napaka-minor lang naman na bagay. Pero syempre, ako mahilig ako mag-browse. Example, manonood ako ng movies sa ibang sites aside from Netflix. So, hindi ko dito ma-access sa PS5. Hopefully, sa next updates, magawa na nila to ng solusyon ang browser. Okay, dito naman sa Xbox, ang masasabi ko is medyo may problema ako dito sa pag-operate kasi napakahirap para sa akin kasi baguhan ako sa Xbox. Medyo magulo talaga, hindi ko pa nga mahanap yung gusto ko. Alex, sa PS5, ando na lahat given na makikita mo na madali lang, naka-straight line lang siya. Dito sa Xbox, kailangan pa maghanap mismo sa, meron sila parang menu, tapos hanap-hanapin pa, isa-isahin mo pa yon. Tapos, yung gusto ko lang dito sa Xbox, meron siyang mga, pwede mo siyang ma-edit, pwede mong gawa ng themes, backgrounds, yun lang. Like dito, wala pa sa ngayon. So, sa ngayon, ang Xbox, medyo pinag-aralan ko pa ang controls kung paano ko i-manipulate yung UI nila. So, sa scoring ng Xbox and the PS5, sa PS5 muna ako, which is 5 out of 5, and this Xbox Series X is 4 out of 5. So, now with the startup, at masasabi ko rito sa startup ng both consoles, sa PS5, okay naman ang startup niya, which is they use the SSD drive. Pero mas advantage kumpara sa akin dito sa Xbox Series X.
kasi meron siyang quick resume na wala dito sa Xbox. Kung makikita nyo lang, even sa mga previous videos ng mga developers ng Xbox, makikita mo talaga kung gaano kabilis itong Xbox Series X in terms of quick resume. Yun lang talaga ang masasabi ko. So, now, ang mabibigay kong score dito sa PS5 is 4 out of 5. Fluid naman ang speed ng PS5 regarding sa mga gameplays at sa lahat pag-startup mismo ng console. And 5 out of 5 dito sa Xbox. Kasi nakita ko talaga kung gaano kabilis talaga ang Xbox mag-quick resume. At sa pag-open pa lang, boot up, mabilis talaga itong Xbox Series X. Okay, so sa ngayon, we have to compare regarding the storage. So sa base storage ng PS5 at Xbox Series X, kung i-compare ko, mas malaki talaga dito sa Xbox Series X, which is 800 gig ng base storage. Unlike dito sa PS5, we have the 600 plus gig. And ang problema ko ba dito, kung isa pa mag-expand ka ng storage, kailangan mo pang tanggalin ang backplates nito. Medyo may kahirapan din para maka-access ng external SSD na i-install mo dito. Unlike dito sa Xbox, we are going to install it right away. Plug and play lang sa likod mismo ng console. So, mabibigay ko dito sa storage is 4 out of 5 dito sa PS5 at 5 out of 5 dito sa Xbox Series X. Okay, so now we have to compare with the backwards compatibility. Isa rin yun sa mga major factors kung ba't kinuha ko rin yung Xbox Series X. Dito sa PS5, ang backwards compatibility lang nito ay yung PS4. Pero may mga games rin sila na from PS2 and PS1, pero yun ay mga remastered lang talaga siya. So hindi siya totoong galing sa PS1. Mostly PS5 ang PS4. Tapos ang sa PS3 hindi nila kayang mapa-under dito sa PS5. 'Yun ang isa rin sa mga disadvantage ng PS5 na syempre next gen na pero hindi pa rin nila makuha yung emulation. Kung sana kung may emulation para sa PS3, so wala talaga, walang option. Dito naman sa Xbox Series X, ang gusto ko dito ay lahat na ng generation. From the first Xbox until now, yun, mapiplay talaga niya. Rendered pa sa 4K, 60fps. Naglaro ako ng mga games dito. Sobrang ganda. Pati yung, alam niyo yung Rise Son of Rome. Napaka-smooth. Matagal na game yun. Pero enhance yung resolution. Pati yung details niya. Pati yung FPS. Nakalak talaga sa 60 fps. Okay, sa regarding sa scoring, ang mabibigay ko dito sa PS5 is 3 out of 5 and the Xbox is 5 out of 5. Yun lang talaga ang mabibigay ko sa PS5 kasi wala talaga siyang backwards compatibility up to PS4 lang talaga. So one generation lang yung na backwards compatibility na. Unlike dito, lahat ng generations kaya niyang i-play. Okay, so now we have the subscription. So subscription based. So dito sa Xbox Series X, we have the Game Pass at dito ay PSN Plus. So sa mga hindi pa nagkaroon ng Xbox Series X or Xbox before, meron siyang Game Pass. So ang Game Pass ay nagbibigay ng games, di ba? Same as the PS5. Ang nagbibigay ng PS5 every month for the PS4 user, dalawa lang. Pero kung PS5 ka, you have the 3 games every month. So which is kung sa akin, okay siya. Pero doon ako nagulat sa Xbox Series X. Kasi nung nagpa-register ko, nag-subscribe ako ng Game Pass, nagulat ako sa library ng games na pinamibigay ni Xbox. Umabot ng 300 na quick search games. Hindi pa included yung hahanapin mo pa na game para makita mo kung free siya sa Game Pass. Like the RDR2. Sa Game Pass, kung titingnan mo, wala siya. Pero once na i-search mo, libre lang siya sa Game Pass. At isa pa ang nakita kong advantage ng Xbox Series X ay yung Outriders. Yung Outriders ay $70 dito sa PS5
kailangan mo pang bilhin, dito libre lang. Tapos meron ding MLB The Show, yung baseball, which is from the PS5, the Sony Entertainment na company, available na dito sa Xbox Series X, which is nagtataka rin ako kung paano napunta ang PS game dito sa Xbox Series X. At pwede mong malaro MLB 2021 or 2K21, di ko na alam. Tapos libre pa dito ang NBA 2K21. Samantalang dito, hindi ako makalaro ng NBA 2K21 kasi kailangan ko pang bilhin. Napakamahal pa ng CD. So maybe a few months from now, meron ng 2K22. So sayang din naman ang pera pag bumili pa ako ng 2K21. Okay, so sa subscription, I have to score this Series X as 5 out of 5. Tapos dito naman sa PS5 is 4 out of 5. Okay. So now with the exclusives. So dito na tayo magsuscore talaga. Kasi lahat ng console, kung ba't reason natin bumili ng console is because of the games. Hindi bumili tayo ng Xbox at PS5 para manood lang ng Netflix, hindi. Bumili tayo dito ng Xbox at PS5 for games. So dito, ang comparison natin ngayon ay yung exclusives. Yung exclusives ay yung ginawa mismo ng developer para lang sa console. So dito sa PS5, meron silang mga developers na nagpo-provide ng games para lang dito at wala dito sa Xbox Series X. Ganon din sa Microsoft, meron din silang exclusives. Pero iko-compare ko ang exclusives ng dalawa. Dito sa PS5, marami akong nagustuhan games, including the Horizon Zero Dawn, Ghost of Tsushima, God of War, tapos may parating pang God of War Ragnarok, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West, isa rin sa mga inaabangan ko. So yun ang reason din kung ba't magandang mag-purchase ng PS5, kasi makukuha mo talaga yung mga games na mga high-end, next-gen games. Dito naman sa Microsoft, wala pa akong balita regarding sa next nila na exclusives. Pero dinig-dinig na rin yung mga games like Back 4 Blood daw. Ewan ko lang, I'm not sure kung exclusive ba yun or hindi. Tapos, State of Decay 3. Isa rin sa mga favorite game ko noon sa PC pa. So dito nalalaro ko State of Decay 2, pero may darating na State of Decay 3. At wala pa akong specific date kung kailan ito marirelease. So ngayon, hindi ko compare natin yung exclusives based on scoring. Mabibigay ko lang dito muna sa Xbox ay 3 out of 5. So dihado dito ang Xbox. Samantalang dito naman sa PS5, is 5 out of 5 in terms of the exclusives. And now, yung pinaka-last na lang natin na comparison regarding these two are the third-party games. So, third-party games ay yun ang mga nirelease ng different developers na walang kinakampiha, walang pinapanigang console. Like the Rockstar. Ang Rockstar na developers, meron sila dito sa PS5, meron din dito sa Xbox Series X. Ano pa kaya? Marami. Mga Konami yun. Yung except lang sa gawa ni Hideo Kojima na Death Stranding. So, PS exclusive lang yon. So, yung sa Metal Gear, yun, from Konami, third party sila na developer. So, considered as third party games. So, in terms sa games, kung lalaroin mo sila, wala, patas lang talaga sila. Meron nagsasabi na maganda dito sa PS5, maganda rito sa Xbox. Pero sa totoo lang, based on my experience, wala akong bias dito, wala akong kinakampihan. Based lang talaga sa experience ko during my gameplay, pare-pareho lang talaga sila. Sa totoo lang, sa nakikita yung comparison between this PS5 and Xbox, hindi ako naniniwala doon. Wag nyong tingnan talaga ang performance. Sa totoo lang, ang console, ang PS5 at Xbox, meron silang optimized talaga na software para sa game na yon. So, kung i-compare ninyo ang FPS nito at ito, wala, pare-pareho lang kasi yung SSD na ginagamit is high speed na.
capable na para mag-deliver ng gigabytes per second na data para mabigay sa atin ang hinahanap natin na frame rates at loading times ng game. So, I hope nakatulong ako sa inyo dito regarding sa comparison. And for the final, ito total natin itong scoring with the Xbox and the PS5. So, for the Xbox, we have the 40 out of 45. At samantalang dito naman sa PS5, we have the 39 out of 45. So, sa mga PS owners and Xbox, sana wala namang console wars or ganun. Wala naman. Sa totoo lang, ang both companies, Sony and Microsoft, ay gumagawa sila ng napakagandang console para naman sa atin. So, walang pangit na console. Sa totoo lang, the more natin na kinukompare ang dalawa, the more silang lumalakas, the more silang gumaganda. Kasi gusto nilang makipag-compete dito at itong PS5 makipag-compete sa Xbox. So, I hope yung console wars regarding PS5 and Xbox matatapos na. Depende naman kasi sa tao kung anong gusto nila. Kung gusto nila PC games, so dito tayo sa Xbox. Kung gusto mo ma-exclusive dito naman sa PS5, wala akong masabi. Pare-pareho lang silang magagandang console. So I hope nakatulong ako sa inyo ngayon regarding sa Xbox Series X and PS5 sa mga nagbabalak bumili ng Xbox Series X. Walang masama doon, sa totoo lang. Sa PS5, wala rin masama doon. Depende talaga sa inyo yon kung ano talaga ang mas fit sa inyo. So, just don't forget to subscribe, like, and comment, share. At kita-kita tayo sa susunod kong video. So, thank you so much and see you!